Okay, bago tayo pumasok, may papakita ako sa inyo. Ito ay isang Jerusalem bell na binigay sa akin. Isa sa mga favorite ko na bagay dito bago pumasok sa bahay. Favorite ko na gawain. So, ginagawa ko to. Wala lang, feel ko lang. Everyone, welcome po sa aking humble home. Pasok po kayo at welcome kayo dito. Siyempre, bago lahat pumasok sa bahay, of course, meron tayong mga safety protocols, di ba? Lahat mag-alcohol muna ng kamay. Ayan. And ang nakikita ninyo ito, ano siya, pag may mga nagde-deliver dito, hindi namin hinahawakan yung pera. Siyempre, lalong-lalo na and in whatever maliliit na bagay. So, dito siya nakalagay. And, eto, meron din kaming gadget na nahanap online. Eto, para sa mga papasok dito. Ayan siya. So, ayan, i-disinfect natin lahat ng mga papasok dito. Ayan, so, ganyan-ganyan. So, para sigurado talaga, di ba? Para sure na safe tayong lahat. Ayan. So, eto, may solution siya dito na part water, part alcohol, and kung ano-ano pang nilalagay dito para maging malinis talaga. Ayan, so also meron tayong mat dito that's also disinfected para sa mga footwear natin. Ayun, tara, pasok na! Alright guys, so ito po ang unang-unang makikita ninyo pagpasok ninyo sa bahay ko. This is the landing. Ito yung stairway going up sa aking bedroom and sa other bedrooms. Tapos this side is one of my collection rooms. And mamaya pag-uusapan natin kung ano mga pinagkukulik ko. And this side naman, this goes to the entertainment room, the ex-entertainment room na kinonvert namin into a studio na itutour din natin yan mamaya-maya. Before tayo pumunta sa ibang mga parts ng bahay, papakita ko sa inyo, siguro nakikita ninyo yung hagdan na to, very familiar to kasi ginamit namin to nung very very first online, digital online concert ko, yung New Normal. And dito po ako nag grand finale. Tara na, punta tayo muna sa ating dining area. Tara! Alright guys, andito tayo sa main area ng bahay. Of course, makikita ninyo ang aming dining room. Of course, we spend most of the time dito sa dining area, syempre for our meals. And minsan, pag nag-uusap-usap kami ng mga kasama ko dito sa bahay. And very convenient siya kasi katabi niya lang yung kusina. So yung kusina, andyan lang siya sa tabi niya. So very convenient pag kailangan mong kumuha ng food, kailangan mong kumuha ng anything from the refrigerator or from the oven or from the microwave, andyan lahat. So very convenient siya. Sobrang simple lang ng area na to. Pag lipat ko dito kasi sa bahay na to, existing na lahat na to, inano ko lang siya. Parang in-enhance lang namin dito. Of course, we had to do more paint jobs. Pinalitan namin lahat ng mga fixtures, mga furniture, tsaka yung mga kortina, yung mga aesthetics, kumbaga. And lately, eto, napansin nyo lang siguro na nasa likod ko ngayon, ang dami-daming mga halaman. Kasi lately, in a lockdown, di ba, wala tayong magagawa, hindi tayo masyadong lumalabas. So we try our best na to keep ourselves busy, and lately pumasok ako into the wonderful world of taking care of plants. So, eto pa lang so far yung mga potted plants ko. Pero dati pa naman, mahilig na kami sa halaman kasi yung mommy ko, sobrang hilig na mag-garden. Kung mapapansin ninyo, sa labas ng bahay, meron kaming malaking area na puro mga halaman. And ngayon lang ako talagang naging sobrang into potted plants. So, eto yung mga potted plants natin. Some of them were gifts. Some of them binili ko din. Some of them, mga existing plants namin na nilagay namin lang sa pots. So, ayan. Eto guys, during the lockdown, isa sa mga sobrang naming na-enjoy na ginawa dito sa dining room. Kasi syempre, everyday magkakasama kami dito. Yung ginawa namin, nag-around the world kami.
hindi kami nag around the world na pumunta sa iba-ibang bansa ha. Dito lang kami sa dining area namin, nag-set up kami kahit na ang simple-simple lang ng ulam namin. Pero yung ginagawa namin, pupunta kami ng internet, nag-online kami, maghahanap kami ng specific country, tapos i-check namin kung anong kanilang mga cuisine, kahit na simple lang, pero may pa-setup kami dito. Kaya hindi kami nabobore, hindi siya yung tipong everyday nagiging routine, kaya we are para siyang looking forward to dinner kasi ayun, merong setup dito sa dining area na to, kaya masaya siya. After namin kumain, normally, syempre, medyo magpapatunaw tayo ng kinain, ha-hangout tayo. This is one of my favorite areas sa bahay. Lately lang din namin dineside na i-renovate yung area na to. It became, para siyang naging lounge. Kumbaga, kung saan kami pwedeng mag-relax, saan kami pwedeng tumambay. And at the same time, ginawa ko din siyang para siyang prayer area. So, nagpagawa kami ng altar dito. This is a new part of the house. Wala to nung binili namin yung bahay. Isa sa mga favorite spots ko, favorite areas ko sa bahay ko, ang parang prayer area namin. Siguro dito ako nakakahanap ng peace and relaxation. Of course, time for myself, time to meditate, time to of course say my prayers, and of course talk to God. And iba yung effect sa akin pag dito ako nakatambay. And then after I spend time with prayer, siguro it's one of the best feelings after, kasi parang nagiging relaxed ako, para akong nagiging kampante na, you know, I'm being taken care of. And syempre, hindi ko din makakalimutan yung pagpapasalamat sa lahat ng mga blessings na binigay sa akin ng Diyos. I make it a point that I find time to spend with the Lord. Of course, we do the family rosaries here, we do the novenas here, pero iba talaga yung tipong may personal relationship ka sa Diyos na parang nag-uusap lang kayo. It's a different feeling whenever I spend time here. And pag alis ko dito, I feel parang recharged. I feel so at peace. So yun, ready to face, you know, another day, the challenges of the day. So ayun, ito pong aking lounge / altar and prayer area. Most of the things na nakikita ninyo dito sa area na to, regalo ng mga friends ko, family ko. So yung couch na nakita ninyo, yung gray couch na to, alam niyo guys, sobrang nakaka-relax talaga to. For some weird reason, lahat ng mga tao na nakakapunta dito sa bahay ko, favorite nila yung couch na to. Para siya daw, ano, pag nakaupo ka dito, parang niyayakap. So parang everybody feels relaxed, everybody feels chill. So favorite spot ng karamihan tong couch na to. Ito nakikita ninyo, these are some of my achievements in life, of course. Ito yung aking World Championships of Performing Arts Trophy. Isa sa mga prized possessions ko, na isa sa mga pinakamalaking contest na pinanalunan ko. And of course, there's another, the Star Trophy from the W Copa as well. Ito yung pinanalunan ko sa Voice of Asia in 2003. Ito naman 2005. And yung mga nakikita ninyo, of course, yung mga statues, yung mga saints, mga regalo sa akin to. And ito po ang pinaka-favorite kong part dito. Of course, yung aking altar. Ako po mismo ang nag-design sa altar na to. This used to be a plain wall, actually. Plain wall na may nakakabit na TV. Simple lang siya. And of course, yung nasa gitna, I'm a devotee of Santo Niño o de Providencia. And regalo po siya sa akin ng isang kaibigan ko din. And yun, siya din yung dahilan kung bakit nagpagawa ko ng altar dito, kasi ayoko naman kasing, you know, yung santo na kung saan-saan lang pinapatong, diba? So may specific place talaga ginawa ko siya for Santo Niño. And of course, we have Saint Joseph over there, we have Mama Mary here. Sobrang devotees kami. Yes, I come from a very religious family. Yung background namin is of course very strong when it comes to our spirituality. Our lolo and our lola were very, very particular on religion. So very strong ang faith namin, very strong ang values na you know, talagang in-inculcate sa amin ng grandparents ko. And when they passed away, syempre pinasa nila sa parents ko. My parents are very active sa church, and ganun din. So naging part na talaga ng system namin. Of course, it's always
been a part of us. So, ayan, this is my altar area, my prayer area. Alright, so, oh, by the way, makikita nyo pala dito sa area na to, sa hallway papuntang hagdan, may mga artworks ako, iilang artworks na niregalo sa akin ng mga friends ko din. And I think these are artworks from renowned artists, si Winner Humabon, and we have one by Barrio Quinto, this one's by Omar Flores, ayan, and a whole lot more. This one's by Paolo Ballesteros, yes, the actor Paolo Ballesteros, and yeah, ayun. Nagko-collect din ako ng artworks, pero not so much kasi medyo mahal sila. Alright guys, yung bahay na to, we have two floors sa house ko. Sa baba, there are two bedrooms. Yung isang bedroom, bedroom ng parents ko pag pumupunta sila dito. Yung isang bedroom is for the helps. And sa second floor naman, dito sa taas, we have 1, 2, 3, 4 bedrooms. And yung isang room na ipapakita ko sa inyo ngayon ay isang very, very special room. It is my place kung saan ako naglalak ng sarili pag medyo toxic na yung mundo. Wow, grabe. Pag toxic na yung mundo. And it's my toy room, so ipapakita ko sa inyo ang aking tinatawag na Funko room. Let's go. Okay, so this is my toy room. Tinatawag ko ding Funko room kasi most of my collections are from Funko. Konting background, ako, I've always been a big kid by heart and I've always loved toys. And nung maliit pa kami, syempre may mga toys din kami pero hindi kami masyado kasing sinuspoil when it comes to toys. Nung nagkaroon na ako ng trabaho at saka may means na akong bumili ng mga sarili kong laruan, doon na ako nagsimula mag-collect ng mga sarili kong toys. So ipapakita ko sa inyo kung anong mga special na parts dito sa aking Funko room. Tara! Okay, so makikita ninyo dito ay isang entire wall. Ito yung pinaka line ko, yung tinatawag na line na kinokollect. Kasi yung Funko, iba-ibang lines yon, may cartoons, may movies, may characters. So yung sa akin talaga, yung pinaka main line ko is the Disney line. So itong buong wall na naka-glass, lahat ng mga collections dito, ito yung mga Disney characters. And they are all numbered from 1 to 600 plus ata. Pero mga nakikita ninyo mga butas na areas na yan, yun yung mga part, yung mga pops na hindi ko pa na hahanap. So yun yung pa yung mga kulang ko. So this is one entire wall of Funko Pops na Disney. But siguro kung pipili talaga ako ng isang line, it would be my Aladdin line. Yun yung pinakauna ko kasi na nabili na Funko Pop. Since then, nag-grow na yung collection ko into the entire Disney line. I am a Disney kid, so lahat ng mga cartoons, lahat ng mga characters, pag tinanong mo ko, halos lahat, masasagot ko lahat. So, favorite ko talaga. Addict na addict talaga ako sa Disney. Let's check out some of my other collections as well dito sa area na to. So, another area ng kwarto na to ay ang wall na to. It's the opposite wall kung saan nilalagay ko ang lahat ng mga favorite ko naman ng mga characters from my favorite TV series. We have, of course, Modern Family. I have Friends. I have Riverdale. Meron din akong The New Girl. Clueless na movie. And of course, Mean Girls. Pero yung medyo madami ako, ito yung Stranger Things. Favorite ko talaga yung Stranger Things. So, 1, 2, 3, 4. 4 rows of pops. Yan lahat ng characters ng Stranger Things. Hindi ko pa siya nako-complete. I think yung mga bago, hindi ko pa nakukuha. After Stranger Things, meron tayong next row dito. These are all Harry Potter na characters naman. And ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat naman na row na Harry Potter pops. Ayan, so halos complete na rin siya. I also have these ones over here. This one's yung sa Fantastic Beasts and Where to Find Them.
Ayan sila lahat dito sa baba. Also, we have other pops here. These are pops that I grew up with, characters that I grew up with. Of course, there's Pac-Man, may Powerpuff Girls, si Mojo Jojo, may Teletubbies, Smurfs. Ayan, so yan yung mga characters. Etong shelf naman na to, these are all music icons. We have NSYNC over here. We have Kiss. Meron tayong Queen. Of course, we have si Prince, andyan. If you direct yourself to this side over here, eto naman, ang shelf na to, actually, is an entire shelf. Puro mga horror naman to. Yung mga horror characters naman tong mga nandito sa shelf na to. Of course, eto si Pennywise, of course, from the movie It. Of course, meron akong Addams Family dito. Sa mga nagtatanong kung kailan ako nag-start mag-collect ng Funko Pops, siguro I started in 2018. Siguro yun yung pinaka-therapy ko siguro. It reminds me of childhood. It reminds me of how simple things were when I was a kid. Nakaka-nostalgic ng feeling na, you know, when I see toys, it makes me happy. It makes me relax. So, in a way, yung nga sinabi ko kanina, it's very therapeutic. I just lock myself in this room. Minsan, inaayos ko lang. Na-arrange ko sila. Minsan, tinitignan ko lang. And nagiging okay na rin ako. Buti na lang hindi naman sila nagsasalita. Ayan. So this is my Funko room / toy room. Oh, wait! Bago ako umalis, papakita ko pala sa inyo isa sa mga custom Funko Pops ko dito. Ito ang Jed Modella Superhero Funko Pop. Nagpagawa kami ng ilang pieces lang. Siguro mga nasa 90 pieces lang ata to. And it's all gone. So, ayan siya. It is based on my latest album na Superhero. Kaya makikita ninyo yung picture dito sa likod. Yun yung aking latest album sa Star Music. Yung Superhero. And ginawan namin ng Funko Pop. Ayan siya. So, that's me. Complete with the kilay. Ayan. So, tara na. This time, dadaling ko kayo sa isa sa mga pinaka-favorite ko din na areas na kung saan lately, kung saan ako lately yan, tumatambay most of the time. Pagising ko after I, you know, after I have my meal, diretso na ako dun. So tara, pakita ko sa inyo. Alright, so andito tayo ngayon sa isa sa mga pinaka-favorite kong tambayan dito sa bahay ngayon. So originally, this was the entertainment room. But then, since nagkaroon tayo ng pandemic and then na-lockdown tayo and everybody had to stay home, we had to convert this area, yung buong area na to. Kinonvert namin ito into a studio and eventually, tinawag namin siyang Mad Creatives HQ. Yung Mad Creatives ay ang group na binuo ko during the pandemic and it's a group of people na, you know, we create content. We did the New Normal concert. Kami ang nag-shoot noon, kami ang nag-edit lahat noon. And of course, it's also under the Mad Creatives brand yung aking mga toys na art toys na kini-create ko na ipapakita ko in a bit. And it's also under the Mad Creatives brand that we are going to be exploring future na mga negosyo. I'm planning to release merchandise. We're planning to release a lot of stuff under the Mad Creatives HQ. And also, we also edit and, you know, shoot mga vlogs under the same brand. So, eto na ang Mad Creatives HQ natin. Okay, so bago ako lumipat sa ibang area ng studio na to, papakita ko sa inyo kung anong itsura nito pag pinatay natin yung ilaw. Okay, very, very relaxing. Kaya ako, favorite ko dito. And patayin natin ang ilaw. Ayan, guys. Diba? Nakikita ninyo dito, sa side na to, ay ang aking workspace, my work area, kung saan ako nagka-create ng mga toys, kung saan ako nagdo-drawing, saan ako nagpa-painting, saan ako nagko-customize na mga artworks ditong area ko. So, this is my space. These stuff na nakikita ninyo, these particular ones are from Sir Ogie Alcacid. Of course, mga Beatles yan. And
isa sa mga favorite ko na, na mga collectibles ko, of course, si Superman. I'm a huge Superman collector, huge Superman fan. Of course, we have a picture over there na signed by Henry Cavill. And ito naman, Smallville. Of course, meron tayong life-size Superman dyan. Ayan. Na naka, ano, na naka face shield. Siyempre, dapat safety protocols, diba? So, ayan. Ito ang area ko. Favorite space kung saan ako talagang nakaupo lang, tatambay, mag-iisip, at magko-create ng mga content, mga creative stuff, creative juices come out pag nakatambay lang ako dito. This time, dito naman tayo sa isang area ng Mad HQ. As you can see, may mga pailaw kami dito. All of these things na nakikita ninyo ay DIY, mga existing namin ng mga gamit, lalo na yung mga ilaw na to. Ito yung mga ilaw namin during the Halloween parties that I host every year. Sadly, this year, wala kaming Halloween party. Hopefully, next year, mababawi natin lahat ng mga parties. So, before tayo pumunta dito, may papakita muna ako sa inyo. Sa likod ng curtain na to, papakita ko din sa inyo yung ibang mga collections ko. These are some of my collectibles kinolect through the years. Ayan, guys. Ayan, silang lahat. Ayan siya. So, sasara natin yan. So, wala na. Hindi mo na makakita. Ayan. So, eto na ang ating studio. Papakita ko sa inyo ang aking workspace number 2. So lately, all of our events are online, so kailangan ko ng setup. So dito lahat nangyayari, ang mga events na nakikita ninyo, mga shows na nakikita ninyo online. When we did ASAP online, nung hindi pa kami na nasa studio, dito lahat nangyayari yon. So we have lights, we have the sound systems here. Yeah, everything's so convenient here. It's an all-in-one space na. So very convenient. At mabilisan lang. This is the new normal. This is the new normal for us right now. But I really do hope na sana one of these days bumalik na rin tayo sa dati, 'di ba? Iba pa rin talaga yung mga live shows and live shoots sa studio talaga or sa outdoor. We are facing a pandemic right now. We have to stay safe. Of course, priorities natin ang ating mga sarili, priority natin ang ating mga health. So let's stay home. We somehow go through and get through things. Diba? Kahit na sabihin natin ang hirap, we somehow find ways to make ends meet and make things work. Diba? Assistant ko na si Ate Floor, I'm sure most of you know her. She's getting into, of course, the food business. Nagbibenta kami ng mga gourmet sardines, Spanish sardines. You know, it's nothing to be ashamed of. You know, we make ways and means to make ends meet, diba? So, yun ang nagiging negosyo namin. Kahit papano, nakakatawid naman. And I know that, you know, one day things will get better. I kept myself busy dito sa bahay kasi syempre, pag wala kang ginagawa, ang dami mong naiisip na mga bagay-bagay na, you know, nakakapraning. Nakakapraning siya. I got back into, you know, plants, gardening, and I also discovered my love for cooking. And also, I went back to my love for the arts. I started brushing up on my talent sa pagdodrawing, sa pagpipainting. Lately, I discovered another passion. I got into art toy designing. My very first art toy is going to be released soon. And his name is Voodoo. Ang backstory ni Voodoo, he is a personal character. And papakita ko sa inyo ang unang-unang art toy ko, ito. He is my very first art toy and ang sarap ng feeling na nakikita mo from a sketch. Naging tangible na siya na nahahawakan mo siyang toy. These are limited releases. These are only 50 pieces that's going to be released in the market. Kaya, as of now, it's already sold out. It's already sold out. People already pre-ordered Voodoo. And I really hope na pag nag-release kami ng mga future toys ko, future collectibles ko, sana supportahan din ninyo. All you have to do is just check out the Mad Creatives webpage or the Mad Creatives Facebook page. Okay, so there you have it, guys. Isang short na tour sa aking bahay. And etong buhay ko. Etong buhay ko for the past few months. Na nalalockdown tayo, of course. This has been like the fruits of my hard work for the past how many years?
I've been in the business for more than 15 years already, and ang sarap lang ng feeling na may napupundarang yung pinaghirapan mo, may napupuntahan. So seeing this house, it makes me feel good na kahit papaano sa hirap ng pinagdaanan ko sa trabahong to, it's worth it. It's all worth it. I have a home. I have a place to stay kung saan I could call my own. And syempre, pag may mga family and friends, they have a house to come home to dito pag nagbisita sila sa Manila, since all my family is, they're all in Iloilo. They're all in the province. Never in my wildest dreams did I dream to have a house like this. Sabi ko dati, you know, makikitira lang ako sa bahay ng parents ko hanggang, you know, kailan. But then, eventually, things just happened. You know, working hard really pays off. Kaya, sa mga nagsisimula ngayon, don't lose hope. It's gonna be hard at first, but then, it's gonna be all worth it as long as you know your priorities, as long as alam ninyo kung ano ang purpose ninyo sa pagtatrabaho. So, I guess that's my advice for you guys. So, sana nag-enjoy kayo sa aking munting tour dito sa bahay ko. And, of course, don't forget to follow me on my social media platforms for more information and for more details sa kung anong mga ganap sa buhay ko ngayon. Of course, follow them. And, of course, let's all subscribe to the Star Magic page, the Star Magic YouTube channel. Suportahan natin ang lahat ng mga artista, lahat ng mga idols natin dito sa Star Magic. So, this has been Jed Madela saying goodbye for now, and you guys stay safe. Marami tayong pag-uusapan sa Star Magic Face Off. Tama, narinig nyo dahil kasama ko sina Mamshi Carla and Mamshi Jelena. Sa Friday, 8 p.m. punta lang kayo sa @StarMagicFeels sa Kumu. Yes, and we hope that we will have you once more.